It is my honor to introduce to you our first speaker who will talk about practical how in using Google Sheets, Google Forms, and PowerPoint presentation. This is a very interesting topic, so sit back and relax while listening to our beautiful, dynamic, and competitive speaker, a great teacher and a BS coordinator, none other than Ms. Raquel L. Santos, the speaker of Virtual Club. Gusto ko yung beautiful, pero yung competitive. Thank you po, Ma'am Lizel. Ayan, so thank you din po sa mga nag-download, ng mga pinapa-download ko po kanina para po tuloy-tuloy po tayo. Huwag po kayo mag-alala, magagamit po natin yan sa klase natin. At kapag po may extra time pa po ako mamaya, ay itatry ko pong ituro sa inyo. Pero kung hindi ko po siya maituturo mamaya dahil wala ng oras, mamayan, pakitimeran po ako. Yan, shout out sa aking grade 2 family and happy birthday po sa aking ka-month na si Ma'am Hannah. Ayan. Shout out din po sa aking dating grade 5 family at syempre sa aking mga double cards. At sa lahat po, good morning. A blessed gising po to all of us. Na sabi nga po ni Sir OG Diaz, diba, every gising is a blessing. Na sobrang totoo po. Dahil sa panahon ngayon natin na-realize kung gaano kaiksi ang buhay. Good morning, Teacher Lottie. Maestro Kel TV, subscribe. Nag-plug pa. Okay, so medyo relax lang po tayo ngayon. Hindi po tayo kakabahan konti sa mga recitations. Kasi ang hihilingin ko lang pong participation sa inyo ay yung pag-hands-on. Ayan. Salamat po sa mga naka-in sa kanilang cellphones at hawak-hawak ang kanilang mga laptop or nasa harap ang kanilang laptop. Good morning po to our principal and our master teachers po and to all of us. Thank you. Magsha-share na po ako ng aking screen. Si-share ko po yung buong screen ko na kasi marami po akong bubuksan. Ayan. So, uumpisahan po natin sa kahapon na isa sa mga nabanggit po ni Ma'am Shahani. Okay, so ang topic ko po ngayon ay yung mga practical tips lang po na pwedeng makadagdag sa ating kaalaman during our daily routine habang tayo ay nag-online class pa. So ito yung mga gamit na gamit natin, di po ba? Si PowerPoint, si Google Forms, at si Google Sheets. Alam ko naman po na lahat tayo ay alam na po yan kasi lagi natin siyang ginagamit. Pero para sure lang po ako to check kung nasa tama po akong pag-e-evaluate, paki-type in po sa ating chat box kung si PowerPoint po ba ay ating gamit na gamit. Paki-type na lang po ang Gina G. Thank you po. Ayan. Ayan, thank you po sa mga nag-type po sa ating chat box. Yan, opo, di ba? Yan yung pinaka main tool natin eh. Pinaka visuals natin sa online class bukod sa video lessons. Yan. Kung tayo naman po ay familiar at lagi na rin ginagamit ang Google Form sa ating mga summative tests, paki-type din po pak na pa kung hindi po wait. Ayan, sige po, para ma-check lang po natin kung talaga bang meron na tayong prior knowledge sa tatlong ituturo ko po sa inyo. Ayan, thank you po sa mga nagpa-participate sa ating chat box. Ganon din po sa ating Google Sheets. Kung hindi masyado medj, and then kung gamit naman po, of course. Ayan, thank you so much po. So dahil alam na alam nyo na po pala to lahat, thank you very much po. Yan na po ang end ng akin. Joke lang po, para relax tayo kasi kanina pa po kinakabahan. Okay po. So ibig sabihin, dahil alam na natin to kasi lagi naman natin tong ginagamit, mag-a-add lang po ako. At sana ay talagang makapag-add kasi alam ko yung iba talagang alam na rin yung isi-share ko. Lalo na dun sa Google Forms and Google Sheets kasi nung
online enrollment na araw-araw kami nag-consolidate ng mga masisipag nating grade leaders ay gamit na po nila at na-share ko na po yan sa kanila. So para ma-sure lang na at least 99.9% tayong lahat ay alam na rin po yung mga alam nila GLs. O, diba? Kasi po sa panahon ngayon talagang kailangan natin i-equip yung ating mga sarili dahil online ang labanan ngayon, hindi po tayo sa gupit-dikit ngayon, di po ba? Okay, so proceed na po ako with my next slide. Ipapakita ko lang po sa inyo yung actual setup na ginagawa ko during online class. Hindi na po ako gumagamit ng dual lens app. Ayan, para mag-separate sila. Pero nasa extension ko pa rin po siya. Ito si attendance. Naka-restore button lang po siya. Ito yung makikita ko lahat nung estudyante ko. Sa side ko si PowerPoint na minamanipulate ko. Sa iba kasi nakapatong siya dito. Eh, pag po kinlik nyo po yung browse, yung sa Chrome nyo, may ibabaw yun. So para hindi po ako nalilito, dito ko na lang nilalagay yung imamanipulate ko. And then sa baba, yung aking YouTube. Pakikita ko po kung paano. Para lang din po sa, ayan, inulit ko po, ang target po natin dito ay yung hindi pa po masyadong alam. Ito pong button na to, yung magkapatong po na square, ay restore button. Click po natin yan. And then, ayan. Yung mga naka-add tab po dyan, pwede natin po yan ihiwalay. Hatakin natin si Google Meet. Ayan. Ayan. Ayan, tapos i-resize nyo lang po. And then, mag-open ng PowerPoint, di po ba? Ayun si PowerPoint ko kanina. Ito. Ayan. Kunwari, ito po yung PowerPoint ko. Kunwari lang. Ayan. I-adjust nyo po siya ng hanggang sa hindi nakikita yung itim. Para kapag ka sa bata, yun yung appearance nila. Pero dito sa screen ko, syempre po ay hindi yun yung makikita. I-try ko po yung iba, yung PowerPoint na isa. Ayan, ito na lang. Ayan. Ang likot ng mouse. Ibig sabihin yung sa ano po to, sa size mismo ng PowerPoint ko. Pero usually, wala yung itim niyan dyan. And then yun, si YouTube, kunin din natin doon sa ating, ayan, yung mga naka-add tab. Ayan. Alam ko po na yung iba, may iba ring setup na ginagawa. Mauurong pa po yan kasi sa akin, inilakihan ko po yung mismong setting ng PC ko eh, para makita nyo po. Ayan. Sa akin, yung katulad sa picture, sakto po yun. So, di ba nagbe-video lesson tayo and then yung routine dyan din natin nilalagay. So, ganyan po yung usual setup ko pa. Ayan. Naka-restore button lang sila lahat. Dito yung mga pupils ko. And then dito si PPT. And then dito yung YouTube para nakaalalay sa akin. In case na merong hindi tumugtog doon sa nasa loob ng PowerPoint. At talagang usually nangyayari yan. So, yung routine, pag hindi siya tumutugtog, ginawan ko na lang siya ng playlist sa mismong browser ng YouTube na ginagamit ko. So, naka-ano na siya, naka-ready na. Pag kinlik ko yung play all, eto, classroom routine. Pag kinlik ko yung play all, magsusunod-sunod na yan. Depende sa akin kung ipopause play ko. Siyempre, may mga interval tayo ginagawa yung pag nagbabadin tayo, di ba? Ayan, pinakita ko lang po para may idea po yung hindi pa po alam. Pero yung iba, alam ko, alam na po yan. Okay po. Ayan, so. Ayan, so, ayan. Alam naman natin na yung video lesson talagang reinforcement yan kapag tayo ay nagtuturo, di po ba? Kapag meron talagang kailangan makita nila na hindi natin maipakita sa PowerPoint, gumagamit tayo niyan. Alam naman natin kung kailan yan i-inject sa ating lesson. Kasi, pinapanood na muna natin yan, di ba? Bago natin isa lang. Ayan, kapag gumagamit din po ako ng Jamboard, ganyan din po ang setup. Ang hirap po kayong magturo ng writing online.
So, at least dito, maipakita nyo man lang yung stroke ng bawat letters, although hindi siya perfect. Pero at least, naipakita natin sa bata kung paano siya gawin. Ganon din pagka math, yung ating tinuturo, di ba? Talagang gumagamit tayo ng Jamboard. Kasi para makita nila yung kung paano talaga kinukompute. Lalo na sa mga math operations. Ayan, alam na alam niya ni Ma'am Lily kasi gamit na gamit niya. Paano naman kapag kainiwan tayo ng ating main device, yung PC natin or laptop, at kailangan natin tanggapin sa buhay yan talaga minsan, merong ano yung iiwan lang tayo para turuan tayo. Okay, so kailangan may backup tayo. Narinig ko po ito kahapon sa sharing time nyo kay Ma'am Shahani. Parang si Ma'am Jonah yung nag-share noon. Na may backup siya palagi. Ako din po, during online class, bukod sa PC or laptop na gamit ko, nakain ako sa cellphone. Dalawa yung functions niya. Para malaglag man ako, may backup ako. And another thing, para hindi ako tanong ng tanong sa bata, nakashare na ba si teacher? Naririnig ba si teacher? Ayan. So, nakamonitor ka na sa kabila. O di, eto po, nangyari nga po siya. Ayan, nakikita niyo naman po yung laptop ko. Umanhin dun sa suklay. Ayan, so, yung isang CP, eh, kailangan po talaga natin, di ba, ngayon na mag-invest sa mga devices. Mura ko lang naman nabili yung isang CP niyan sa tao lang. Yung isang CP intended for sharing lang siya. Para, ano lang, sa PowerPoint lang, kung ano yung share ko sa bata. And then, yung isa, dun ko sila nakikita lahat. Bakit sa cellphone ko, teacher, Rakel, di ko naman sila nakikita lahat? Kasi po sa app kayo nagbubukas, usually po, di ba? Dapat po dun sa Chrome, yung mismong browser niyo sa cellphone, para kita niyo pa rin sila lahat. At naka-desktop mode po dapat. Ito po, yung tatlong dots. Yan. Ito-type in niyo lang po dun sa browser, meet.google.com. And then, ito pong tatlong dots, hanapin niyo dyan yung desktop site, tapos i-check niyo po. Para makikita niyo pa rin sila lahat. Kasi pag sa app lang po na Google Meet, di ba? Para makita natin sila, nagsaswipe left tayo ng nagsaswipe left. Ganon. So, yan po. Alam ko po yung iba, alam na rin yan. Pero para rin po sa hindi pa po nakakaalam. So, ayan, nakikita ko pa rin naman sila kapag sumasagot sila sa whiteboard nila. And ito, share ko na rin po sa inyo. Di ba, ito namang time na ito is, ano lang, sharing of, if not, best practices, siguro one of the effective ways that or tools that we are using sa ating online class, sa ating day-to-day basis. Ayan, pansin nyo po, lahat sila, name nila, yung gamit nila. Pinakreate po talaga isa sa ni-require ko yung parents. Siyempre, tinuruan ko po sila kung paano gumawa ng Gmail account. Yung iba kasi hindi pa po marunong. Kailangan, pangalan ni bata ang nakalagay. Ang difference kasi sa Zoom, kahit ibang Gmail yung gamitin nyo, pwede mong palitan yung display name nun. Dito rin naman sa Google Meet, pwede. Dun mismo po sa Gmail account ng bata. Pero dahil nga Google Meet yung ginagamit ko ngayon, nag-adjust din ako kasi inaral ko lang din yung Google Meet, dati kasi Zoom ako. And napapansin nyo po yung profile picture nila, pare-parehas na white yung background. Para pag nag-off cam sila, maayos tingnan. Di ba ganyan din po tayo bago tayo magturo sa face-to-face classes, talagang yung classroom management, una natin yung ginagawa. Ayan. So, yung display nila, name nila, dahil hindi ko naman estudyante si Henobeba, yung mga anak, yung mga magulang nila, di ba? So, syempre, ang dapat lang tawagin yung name nila. Okay? Ayan. So, tapos na po yung aking slides. Okay. So, pupunta na po tayo sa unang topic. Si PowerPoint presentation. Kung napapansin niyo po, yung cursor ko ay arrow button. Pero pag tinapat ko siya sa PowerPoint, ay hand. Yung parang nag-click na hand. Ibig sabihin, naka-hyperlink po siya to another file. Yan. Ay, ito po ay nahalukay ko lang sa aking Google Drive na ginamit ko nung ICT demo. Hindi ko alam kung 2016 pa po yun. Kami-kami pa lang nila Teacher Beth, nila Teacher Jenny. Napakagagaling pong gumawa ng PowerPoint niyang mga iyan po. Ayan. Dito na po tayo mag-hands-on. Dito po ako kukuha ng mga pwede nating mapulot. Ayan. Ay, ito i-share ko na rin po
Pagka mag-share tayo ng PowerPoint, yung para yung nare-restore natin. Set up nyo po siya. Yan. By default, naka-presented by a speaker siya. Ito po ang i-select nyo. Browse by an individual. And then manually. Kita pa naman yung screen. And then, saka tayo mag slideshow. Pero dito, ito, paano yung teacher Raquel yung gumagalaw-galaw na background? Lahat na po nang mapupulot natin dito, yun na po yung i-discuss ko. Kaya hindi na po ako gumawa ng bago. Dahil pala nung sinelect ko, ba't hindi na lang ito? Yan. Ito yan, mga gift po yan, yung mga animated. Alam ko kung alam nyo na yan. Sa iba po, disclaimer lang. At disclaimer, hindi rin po ako ganun kalaggaling sa computer ha. Nag-explore lang din. Halimbawa, gusto nyo po natin ng lapis. Yung background muna na gumagalaw. Yung mismong background, gumagalaw na po siya. Type in nyo lang po kung ako lagi kasi cute kinder background. Yan. Tapos, GIF. GIF. Yan. Tapos, kunwari, ito po yung gusto nyo. Kahit din nyo na po siya i-download, itapat nyo lang po yung cursor, right-click, and then, copy image. Tapos, punta po tayo sa PowerPoint. Control-V or right-click, paste po. Ito po yan. Sabi po ni Ma'am Shahani, pag mag-enlarge ng image, wag po sa mga edges. Ay, wag po sa mga kung saan sa ang side. Dito po dapat para kapag in-enlarge nyo siya, yung quality niya ganun pa rin. Pero, yan, siya, pagka ganyan, hilahin nyo na po siya kasi paano siya eh. Paganan. Yan, o. Yan, gumagalaw-galaw na po yung background, di ba? Pwede na kayong magpatong dyan ng mga kung ano yung gusto nyong ilagay sa inyong presentation. Yung mismong background, gumagalaw-galaw na. Yung ano naman po, animated objects. Ganun din po, tatype nyo lang kung ano po yung object na gusto nyo. Kung yung gusto nyo, pencil. Lagi ko din nilalagyan ng ano, word na clip art para mas maganda yung itsura niya. Pencil, clip art, GIF. Ayan. Halimbawa, ito yung gusto ko po. Right-click, copy. Ayan. And then paste. Ayan. Ito, isa pa rin po ito. Madalas, pero hindi po lahat ng GIF ay ano ha, ma-iseset natin sa ganito. Madalas po akong makakita ng PowerPoint presentation na may background siya na white. Pwede po natin siyang tanggalin. Para, di ba kapag po yung visual aids tayo, pag nagugupit tayo, talagang ini-into shape natin. Para maganda siyang tignan. Pwede din po yun sa PowerPoint. At talagang minsan, it's a must. Kasi parang hindi masyadong maganda tingnan yung halimbawa, ganito po. Yung sinan ko po sa inyong output na gagawin mo. Halimbawa, yan. Si Dora ay pinaliligiran ng mga iba't ibang hayop. Tapos may background, hindi siya mukhang natural tignan po, di ba po? So, i-remove natin yung background niya. Click nyo po mismo yung i-remove nyo yung background. And then, picture format. Naka O365 po ako na PowerPoint ha. Baka sa inyo po iba yung sa menu bar. Sa format po, dun po yan. And then dito, color. Piliin nyo po yung set transparent color. Ayan. And then, may lalabas dyan na parang arrow. Itapat nyo po doon. Hindi po doon sa pencil ha, doon sa background na i-remove nyo. Click nyo po para mawala yung background. Ayan. O diba, mas, ano siya, mas realistic siyang tignan kesa nung may background. Pero, hindi lahat dapat nating alisan ng background. May mga pictures na mas okay siya na may background. Tapos, i-format na lang natin yung square niya. Diba? Para maganda siyang tingnan. Okay. So, dalawa na po yung tinuro ko dito, no? At tatlo na po. Animated background, animated clip art, at saka po yung removing background. Ayan.
Sige po, punta tayo sa ibang slides. Ito, tingnan natin. Ayan. Meron po yung music dapat, pero tulad nga ng sinabi ko, kahit sinet up ko na itong PowerPoint ko, yung audio mixer ko, hindi siya talaga nagpe-play. Kaya lagi ako nakabackup ng YouTube. Ayan. Mamaya i-share ko po paano mag-add ng audio. Ayan. Nakita nyo po yung mga si Baka, si Baboy, si Barbie, dinala doon sa loob ng bag ni Dora. Parang ang demo ko nito noon, maglalakbay si Dora. Ano-ano kaya? O sino-sino ang mga gusto niyang makasama sa kanyang paglalakbay? Tingnan natin mga bata. Ayan, bakit kaya niya sinama si Baboy, si Baka, si Benten, si Barbie, at si Bebang? At iniwan niya si Pagong, Palaka, Aso, at si Leon. So, paano po ginawa yon? Yung napunta sa loob ng bag at the same time nawala siya. So, ginamitan po yan ng dalawa lang, motion at yung animation. Yan, dito po. Nakikita ba naman? Okay, so, ikiklik nyo lang yung lalagyan nyo ng animation. Halimbawa, si Baboy muna. Click nyo po siya, and then click animations. Yan, sa menu bar. And then, dun muna tayo sa motion. May iba't iba po yan sa motion paths. Yung iba line, pa ganun lang po yung movement niya. Pababa lang. Ito po, pa-arco. Ito naman, paliko. Ito, pabilog. Ito, paikot-ikot. So, para magawa mo yung gusto mong movement, dun ka sa custom path. Okay. Yan. So, click mo po yan. And then, lalabas tong parang, ito po, yung cross na manipis. Mula doon sa direksyon ng baboy, gumawa ka ng kung anong gusto mong motion. O, kunwari ako, 1, 2, and then right click. Ayan. Napatong lang siya kay Dora. Dapat para siyang mawawala. So, doon lang po yan sa animation pa rin. Click nyo muna sa labas or kahit sa ang side, wag po doon mismo sa picture. Parang hindi ko natanggalan ng animation. Hindi nga. Dali na. Ayan. So, click. And then, add animation. Pwede nyo po akong sundan na doon po sa, sinend ko po sa inyong PPT na output. Click custom path. And then, mag-draw kayo ng any motion na gusto nyo. Papunta sa bag ni Dora. And then, right click. Ayan, kung nakakasunod po. Kung hindi po, pwede po kayo mag-type in dun sa chat box po. Ayan. And then, kulang pa kailangan para mawawala siya. Click po natin si Baboy ulit. And then, add animation. Diba po sa animation, may entrance, may emphasis, may exit. Hindi po tayo gagamit ng entrance at emphasis na kasi baka over na. Dito lang tayo sa exit. Ito sa zoom. Ayan, parang pa ganun. I-set nyo po to start after previews para mag-play po siya after nung next yung i-click. Start after previews. Ayan, tingnan natin yung preview niya. Ayan, kinain na ng bag ni Dora yung baboy. So, ganun po. Ganun lang din po yung gawin nyo sa iba. Click si picture, and then add animation, custom path, and then exit animation, and then zoom. Ayan, tapos pwede nyo siyang ipipreview doon. Okay po? So, sa pag-add ng music or ng sound, gusto nyo yung background ni Dora, insert, media, audio. Tapos po, kailangan po na po muna i-download nyo po siya ha. Ayan, meron na po akong downloaded. Paano mag-download, Teacher Raquel? Ayan, dito na lang. Kunwari, si Dora. Dora soundtrack. Punta po kayo sa YouTube. Tapos kunwari, napakinggan mo, ito na yung gusto mo. Click mo lang po yung video. Pakipost natin yan. And then dito, yung share, copy link. Ayan, tapos punta lang kayo sa
may mga online downloader na rin po kasi type nyo lang po doon, online downloader. MP3. MP3 po pag audio lang. MP4 pag video. Ayan. Marami naman po dyan. Try lang natin yung kung ano yung lagi natin ginagamit. Ayan. Ayun. Pinaste ko lang po yung link. Ayan. Tapos, ayan. Yung format niya, naka-indicate naman na MP3. Then start. Click start. Ayan. Click download. O, di ba naka-block? Pero ganun po yung process niya. I-exit lang po yung mga lalabas ha na kasi minsan may mga ads, ganun. So ayan, halimbawa na download na siya, saan siya mapupunta? Kung saan niyo po nilocate yung download files niyo, doon po siya mapupunta kung sa local disk, pero usually nasa downloads lang po 'yan, yung by default. Ayan, next. Ito, ito po, hyperlink. Ayan, halimbawa, si Inang Bibe ay maraming makukulay na itlog sa kanyang paligid. Ano kaya ang nasa sa loob nito? Pakitap mo nga ang isa, pakibasag mo ang isa, anak. So, kiklik natin si Egg. May lalabas na, babasahin nila. Naka-hyperlink po siya. Again, kapag arrow po, ito din pong slide mismo, naka-arrow back dun sa slide ng mga itlog. Kapag naka-arrow, huwag nyong i-click. Hanapin nyo po yung click button, yan yung hand. Ibig sabihin yan yung hyperlink mo. Kasi pag in-arrow mo yan, magne-next slide lang po siya. Hindi siya pupunta dun sa pinag-hyperlinkan. Okay. Yan. Okay, ito kayang gray na itlog. Basahin mo nga anak. Bola. Shout out Andoy. Itlog. Ayan. Itlog bahay. Okay, tapos paano po siya ginawa? So ito yung mga egg na yan. Ganon din po yan. Nag-search lang ako ng egg. Merong background, sinet as transparent ko, tapos pinagmukha ko lang siyang kasama ng mga doon sa background. Ayan. Paano natin siya i-hyperlink na nasa loob ng file? Yun yung babasahin nila. Pwede namang diretsa na lang natin, di ba, napabasahin sa bata. Kaya lang, dahil teacher tayo, lagi tayong gumagawa ng excitement, na ika-excite ng bata. Wow! Pagbasag ng egg, mas okay pa nga yan kung meron ding effects na nabasag talaga yung egg, di ba? Napakagagaling po dyan nila Teacher Jillie, nila Teacher Beth. Pero yung basic yun lang po muna ituro ko. So, yan. Click nyo lang po yung egg. Right click kung paano po mag-hyperlink sa mismong nasa loob ng PowerPoint nyo na slide. I-remove ko muna. Right click and then click po yung link. And then yan, makikita nyo, existing file or web page, kasi pwede po tayong mag-link ng nasa web page. Kunwari, yung si Dora kanina, pwede natin yun i-link sa PowerPoint natin. Pwede rin yung place in this document. Ayan, ibig sabihin, nandun din sa loob ng presentation nyo. Hindi nyo makikita kung nasaan dito. Saan slides kaya yun? Hindi nyo po kailang tandaan kung anong number ng slide. Click nyo lang yung isa dyan, magpipreview siya dito. Hindi dyan, hanapin nyo po kung nasaan. Ayan, kunwari gusto ko dun sa bilog. Ayan, gusto ko dyan siya ma-hyperlink. So, click nyo siya and then click OK. Ayan, so dahil hi-hyperlink mo siya sa bilog, sabi nga kung marunong tayong pumaroon, marunong din tayong bumalik. So, ibalik po natin to. Hindi po, yung usually yung iba, naglalagay ng button, yung arrow button para back. Ako kasi hindi ako naglalagay. Dun sa mismong slide ko na lang siya, hina-hyperlink. Para, parang kunwari, magic, ganun. Wala akong button na pinindot, bumalik doon. Alam naman natin, ang mga bata, madaling, ano po, di ba, ma-amaze. Right click, and then link. Pabalik dun sa slide na yon. Hanapin lang natin si
Inang Bibe. Nasaan siya? Mm-hmm. Ayun. Sa 17. And then click OK. So, pag tinry natin yon, try natin. Kailangan dun siya sa bilog mapunta at babalik siya rin dyan. Ayan. Click natin si egg. Ayan. Click. Ayan. So, napunta siya sa bilog. And then, babalik tayo kay Inang Bibe. Hanapin nyo uli yung hand, yung click na cursor para mabalik. Ayan. Ganun po. So, kung paano mag-hyperlink ng nasa sa loob na ng document na ginagawa nyo. Kung paano naman po mag-hyperlink sa labas or sa web, eto po. Halimbawa si Dora. Eto. I-hyperlink natin siya. Right-click link and then existing file or webpage. Ito lang naman yung kalimitan natin ginagamit dyan eh. Ayan. And then, nakita nyo po, po dito sa baba, address. Kunin nyo na po yung link dun sa YouTube. Ayan. Ayan. Kunwari si Dora. Dora the Explorer. Halimbawa, napanood nyo na yun. Ito yung gusto nyo. Yan sa mga ano, okay yung mga PPT nila para hindi na siya, sila nag ano, share screen. Ganun din po ulit ha, doon po sa share button and then copy link. Ayan. And then punta po kayo dito, paste nyo lang. Control V sa inyong mga keyboard or right click paste. Ayan, so mga hyperlink na po yan siya. Try po natin. Ayan uli. Ayan. So, napunta na po siya kung saan natin siya nilink. Battery. Ayan. Kasi, ano lang natin. Full screen. Okay po. Next. Tapos na tayo ng pag-hyperlink. Tapos na rin po tayo dun sa motion and animation. Ayan, ito naman yung, ito yung laging ginagawa namin, gamit na gamit. Hanggang ngayon naman, yung, kung tama o mali, may magka-clap, tas may sound. Ayan, so, paano yun? Halimbawa, nagtanong si teacher, ngayon na alam nyo na kung ano-ano ang mga bagay, sino-sino ang mga sinama ni Dora sa kanyang paglalakbay, maaari mo bang isa-isahin o tukuyin kung ano-ano ang mga, kasi na-reveal na nila na ang topic ay letter B, magbigay ng mga halimbawa ng mga bagay na nag-uumpisa sa tunog na B o letrang B. Sige nga, mag-click ka ng isa anak. Kunwari, kinilik niya si Bob. Yan, tama. Tapos balik ka sa slide. Yay! Tama ang teacher! Halimbawa si Lagarre. Mali. Naka-hyperlink ba ito lahat? Ayan. Pero paano po yan? Ganun lang din po. Same sa process ng pag-hyperlink natin ng dun po sa place in this document. Yan, same lang din po siya. So, gawin po natin. Pero dapat may naka-ready ka. Ako sa dulo ko po nilalagay yun. Ito, may naka-ready kang slide for that. Ayan, ganun lang din po yung process kung paano yung paglagay ng music nung mga i-insert nyo po. Ayan, so i-hyperlink natin. Click po si bug. Naka-animate na ba? Ayan. Click po si bug. And then, ganun po, hyperlink. Click link. And then, hanapin lang, place in this document. Hanapin lang yung slide na yun. Ayan. Kung tama siya, tama ba yung inakabag? Ayan. Click OK. Tapos yan, pupunta na po siya doon. Tapos ganun, kung mali, sapatos, remove natin yung link. Link. Mali? Okay. Ayan po. So, hyperlink natin siya papunta. I-hyperlink natin siya pabalik. Ayan. Okay po. So, yun. Right click. And then, hyperlink ng pabalik dun sa slide. Ayan. Hindi pa yun. Ayan. Ayan. So, yun. Pagka hyperlink natin siya, okay po.
So, done na po tayo sa aking checklist. Actual setup, remedy, how to record. How to record. Kung napapansin nyo po, may naka-login dito po, di ba? Ibig sabihin, naka-0365 po ako. Gamitin nyo po yan kasi sayang po yung mga pwedeng magamit dyan. At saka, ang alam ko, di ba, Teacher Beth, yung mga DepEd account, yan yung Google Drive natin, di ba po, nakalakal ko pa po yung old files ko. Parang siyang USB na ngayon hindi na po natin kailangan, di ba? Kahit nung si Sir Romel noon, ipinopromote ko pang Google Drive kasi sobrang laking tulong po niyan. Nung may hinanap siyang file sa akin ng Kinder noon, way back 2013 pa, doon po ko nakuha. Kasi mahilig akong pagkagawa ko, nagsisave na ako doon. Ma-reformat man yung laptop ko nang hindi ako nakapag-backup, nandun yung file. Kaya ngayon hindi na po medyo hindi na accepted yung rason na, ay, nakorrupt yung file Diba? Kasi may Google Drive, marami ng ways para store tayo ng mga files. So, gamitin po natin yung Google Drive natin at ito rin pong 0365. Kasi dito, pwede na po natin, kunwari itong PowerPoint, pwede na siyang ma-convert sa video, i-record lang po natin siya. Naka-MP4 na rin po yung default. And click nyo lang po to, yung button na record. I-sign in nyo lang po yung 0365 nyo dyan. Tapos po, click nyo yung record button. Sige, try natin po ngayon. Ayan. Ito po yung time niya na makikita nyo kung ilang minuto na po yung nagra-run yung nire-record nyo. And then, ito pa yung record button. Ito si camera. It's not that. Ah, okay. Naka-on ata ako sa Zoom. Sandali na. Excuse po. Bakit ba ako naka-on? Ayan. Ayun ako. Nakita niyo po ako. Iba, kunwari, yung estudyante natin na hindi sila naka-attend yung nag-online or sa modular. Kasi kapag yung PowerPoint lang mismo yung sinasend natin, baka di nila maunawaan. So, pwede naman, nakikita ko ato. Kasi hindi ako naka-virtual background. Ayan, so pwede natin siyang i-record ng mabilisan lang. I-click lang po yung record button. Ito po yung camera, ito yung mic. And then dito sa baba, merong pang mga annotate. Ito yung, ayan, pointer. Ito yung pen. Ito erase. Ayan yung kagandahan ng 0365. Nandiyan na siya lahat. Ito highlighter. Ayan, erase natin ulit. Erase. Ayan. So, try natin mag-record. Konti lang. Para mapakita ko po kung paano yung converting niya. Ayan, 3, 2, 1. Tapos huwag po muna kayo magsalita. Ayan, good morning! So, today, tayo ay mag-aaral lang. At magdadagdag lang ako ng konting kaalaman tungkol sa mga add-ons sa PowerPoint presentation, Google Forms, and Google Sheets na lagi na natin ginagamit sa ating online class. Ayan, stop. Ayan, preview nyo po. Ayan, good morning! So, today, tayo ay mag-aaral lang. At magdadagdag lang ako ng konting kaalaman tungkol sa mga add-ons sa PowerPoint presentation, Google Forms, and Google Sheets na lagi na natin ginagamit sa ating online class. Ayan. So, ayan. Pwede yan mag-next slide. Depende po sa inyo kasi ako nag-sample lang naman para maipakita ko sa inyo. Usually, meron ditong button na ayan. Yung export, ayan, must know in PPT, ayan o, naka-default na po siya ng MP4, big sabihin video. Ayan, to. Click nyo lang yung export, and then hintayin nyo lang po yan siya hanggang sa ma-convert na siya.